Kumusta sa lahat ng mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Itong inyong lingkod, Wendell Talibong. Okay, simulan na tayo sa link sa ating mga kasama. Okay, ito. Facebook ko po, makagising na kayo bukas ng umaga, mag-live tayo. Archangel Pleasure. Archangel Pleasure. Ano? Ano? Sige, mismo. Ang mga tao na sa bayan ng Bundesliga,
Magandang gabi sa lahat at yung mga kapatid nagsubaybay, Brother Christian, Brother Jando, Father Darwin, si Brother Francis, no? Masok, Brother Edgar, at sa lahat at yung mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming. At meron tayong request kay Juan Miguel, ha? Sana pagbigyan niya yung request natin kagabi. Yes, bro. Actually, gaya nga ng sabi ko sa kanina, bro, napagbigyan na natin si Juan Miguel kagabi sa kanyang mga healing. Na, sa during, ano, talaga yan, between sila lang dalawa ni Father Gabriel. Pangalawa, dapat naka-off-cam siya. Napagbigyan naman natin siya, napagbigyan naman natin yung pagustuhan niya. Ngayon, sa gabing ito, tayo naman ang pagbigyan. Ang tanong ngayon, kung hindi siya lalaki kausap. Di lang muna natin pangunahan, no? Hintayin lang natin. Basta meron tayong pakiusap sa kanya na magpakita na siya. Sabi dito ni ano, ni Gabriel Isaac, papasok daw siya pagtapos niya kumain. Ay, pakilala ni ano, siguro ito kasi alam niya kumakain si Brother, ano, ay, Juan Miguel eh. Sige, ano rin na, sa pangalan ko natin ang topic po tungkol doon sa 1 Jes 12:13. Kung ito ba yung literal, kung hindi, ano po ang paliwanag mo ng simba sa tungkol yan? Hello? Okay, Brother Jando, sa akin ba yan? Oo. Ulitin ko ang Brother Winter. Simulan na po natin talakayan nyo sa Crossroads 12:13. Kung ito may literal kung hindi. Kasi may nagsasabi na ito daw ay hindi literal. Meron din naman kaming dokumento dito ni Padre na ito ay literal. Kaya, Sige. Brother Jando, basahin mo muna yung dokumento. Yung dokumento, babasahin ko. Sige, ito. Okay, document natin lang para makita niyo yung ating reference. So, sabi dito, Joshua's long day. Literal or not? It is but one of many astounding miracles found in Scripture. In fact, its whole purpose was to show the miraculously delivered from them from the Amorites that day. Really, would this miracle be any different than Moses' plague of darkness in Exodus 10? Note that from those experiencing such a miracle is the perspective these passages are written from. Yet, when Egypt went dark, the Israelites still had daylight. If God can make it go dark, when then sun should be up, then He most certainly could do the inverse. What is the language used after it to a literal understanding of this Joshua passage? I'll merely tell you what one of the past centuries great scholars of ancient Hebrew, Dr. Gleason Arthur, said about this passage in his Encyclopedia of Bible Difficulties in pages 161-162. Sabi doon, it does not seem to be absolute necessary on the basis of the Hebrew text itself to hold that the planet was suddenly halted in its rotation. Verse 13 states that the sun did not hasten to go down for about a whole day. Yan ay mabasa sa New American Standard Bible. The words did not hasten seem to point to a retardation of the movement, so that the rotation required 48 hours rather than the usual 24. To support this interpretation, research has brought to light reports from Egyptian, Chinese, and Hindu sources of a long day. Harry Reimer reports that some astronomers have come to the conclusion that one full day is missing in our astronomical calculations. Reimer states that Pickering of the Harvard Observatory traced this missing day back to the time of Joshua. Likewise, as Thornton of Yale,
view of science and scripture. Grand Rapids, Rapids in 1954. Una-una, brevi lang daw, natin mo lang i-analyze ito mga kaibigan. Kita ninyo, ang pahayag ng isang ancient Bible scholar sa ancient Hebrew text. Ano pangalan niya, Brother Jando? Si Philip. Yung sabi? Si Yatas mo. Yatas mo. Si Philip. Si... Ano? Itong pangalan niya? Si Doctor? Doctor. Yung Doctor. Ito. Doctor Blessed Archer. Doctor Blessed Archer. So, dito mga kaibigan, pinaliwanag niya na totoo na literal talaga itong nangyari. Dahil kung hindi ito literal, so ang Diyos, mayroong limitation sa kanyang kapangyarihan. Parang hindi niya tayo. At ang mga archaeologists na ang nagpapatunay na mayroong missing one day. Dahil, ito mo ulit ko dito. Tingay. Mawala tayo, mawala yan, mawala tayo. Mawala tayo. So, ipakita mo ulit ko yung reference na. Ayan. So, sabi dito na sa susunod na ano ang verse na ito? Page. In the page. Ito po yung sunod na page. It does not seem to be absolute necessary on the basis of the Hebrew text itself to hold the planet to suddenly hold in an exhortation. For certain states of the soul of it not. Ano to? Anong nag-feedback? Ha? Anong nag-feedback? Hindi ko alam kung saan galing yung feedback. Wala. Sabi dito is, yan, kind of suddenly awarded the interpretation. First against case that the sun did not hasten to go down for about a whole day. The words did not hasten seemed to point to a rotation of heat of the movement so that the rotation required 48 hours rather than the usual 24. Tuloy. Sa Josue Sanchez Cristo Magalanzo. Yun ang paniniwala sa loob ng sa simbahan na yung third ay black. Oh. Yung araw ay yung yung ano yung gumagalaw na araw. So, steady lang yung earth. So, okay na ba dyan ba? Nakita nila na ang araw pala ay tayo pala ang bigas na ang araw ay parang huminto, di ba? Huminto ang araw. Yun ang yun ang kanilang pangyawala. Dahil wala sa kanila yung earth ay ito ay umikot. Ngayon ang totoong galaw sa ating sa solar system natin ay ang Earth man ang umiikot. So ang araw ay steady lang. So ngayon, yung Josue Tristi, ay mali ito. Di ba? Mali ito sa ngayon. Pag sinabi ng huminto ang araw, ay mali. Mali ito sa ngayon. Dahil hindi naman huminto ang araw. Huminto na natin. Huminto ang ating inilawang gumalaw. Oh, hindi naman gumalaw ang araw. Palagi na itong huminto. Hindi lang ito na hindi lang alam sa mga tao noon. Ngayon, ang umiikot ngayon ay nakita na ay ang mundo ang umiikot. So mali yung sinabi sa noon na sa kasawang ni Hagar. Yes. Ngayon, bakit sabihin natin ito na literal? So ang mundo ang huminto. Ang mundo may huminto. So, So merong development sa tama yung sinabi ni Dalvita na merong development tayo sa science at ating isipin na hindi talaga scientific ang cosmic. Ang ating sinasabi dito na literal yung pangyayari. So yung pagsasabi nila hindi sila nagkapanin in terms sa science dahil hindi naman scientific yung presentation. Tama yung observation ni Brother Edgar, no? Dahil yung pag
yung kanilang mindset nung una, tayo talaga ang umiita. Ang araw talaga, ang yun po talaga ang paniniwala nung una. No? So, ang kanilang sinasabi, based sa kanilang experience ng mundo. At isipin natin, hindi yan scientific lahat ng mga elements dyan. Hindi absolute pa rin, hindi naman scientist yung mga propeta. So, ang pinatunayan natin na nangyari talaga na merong, kung ating isipin, ang araw ay naprolong instead ang gabi, ang pinaka, mataas ang araw. No? So, long day hallelujah. No? Ang ang emphasis natin doon dito, ang paghaba sa araw hallelujah. No? So, yung pagkasabi siro lang, it is not scientific, pero ang literal doon, pumaba ang araw hallelujah. Pumaba. No? Sakto yung observation mo. Pero ngayon, nagka-develop na dahil napasalamat tayo sa mga scientists. At sabi sa ating CCC, binabasa natin, CCC 283 ba yun, Randall? Brajando, pakipasok ang mahina umano ang audio at pawala-wala ang audio ko. Klaro-klaro ka dito, Brad Windel. Okay. Baka may... Kasi pag nawala ang audio ni Brad Windel sa Zoom, ibig sabihin na piktado yung kanyang okay na umano, okay na umano. Okay na lang. Okay na? Okay na. Salamat sa Diyos. Atin mo na babasahin mo rin dyan ang CCC 283. Ito po ay maganda talaga na ang simbahan naging open na sa mga scientific investigation. Dahil hindi naman niya linya yan. Kaya nga sa dogma mo rin dyan, anong sinasabi doon? Hindi magkamit ang siman in religion sa faith and morals. Hindi faith, morals, and science. So, maraming mga scientists sa simbahan. At limited lang ang knowledge ng simbahan patungkol sa science. Pero relation sa faith and morals, hindi ko pa ng simbahan. So, atin muna magpapasahin. The question, ayan po dito. The question about the origins of the world and of man has been the object of many scientific studies which have splendidly enriched our knowledge of the age and dimensions of the cosmos. Kita mo, mga kapatid, splendidly enriched our knowledge. So, limited lang talaga ang knowledge natin. So, sa pamamagitan ng ating pakikinig sa mga scientists, sa mga discoveries, so, ma-enrich ang ating knowledge. Well, sa Old Testament, at compare natin ng ngayon, so meron ng progression. Pero ang development ba talaga? At dahil yun po ang paniniwala nila, nung araw, limited pa yung wala pa silang telescope, wala pa silang mga modern advanced na mga technology compare sa atin ngayon. Dahil nagbabasa lang sila sa kanilang experience. No? Kaya nga si Galileo Galilei. Pero ang simbahan ay umaamin naman, no? So, meron yung makulak ni Galileo, naging Madrid. Naging Madrid, no? No? So, dito, kita natin ang simbahan ay natututo sa kanyang mga experiences to, mga 10 years old almost, ang simbahan. So, kung makita ninyo, yung mga kakulangan ng simbahan ay naging dahilan na maging matalino, naging wise ang simbahan nyo. No? Tumutuwo talaga ang simbahan dahil sa kanyang karanasan. So, dito, kita natin sa CCC 283, wini-welcome na yung mga many scientific studies which have splendidly enriched our knowledge. Enriched. Upang tutubo pa, lalawak pa ang ating kaalaman.
So with your respect sa mga Old Testament na mga ano, mga author. Pero ang tunay na nangyari doon, yung pagtaas ng ano, humahaba ang oras sa araw. Oras ng araw. Yun po ang point doon. So, humahaba. So ang tama pagal ay humihinto pag-ibigito ang Diyos. Kung sa ating panahon, kasi sa ating panahon. Ang mundo ang tumigil sa pag-ibigito. Ang mundo ang tumigil sa pag-ibigito. Pero sa kanilang panahon, wala pa. Wala na panahon, hindi nila, alam nyo. Hindi pala na. Katulad ang noon word nila ng gano'ng kumakayin. Yung Israel, part of Europe, part of Rome, yun po ang noon word noon. So dito sa Pilipinas ngayon dyan, parang hindi ba tayo kasali sa mapa sa kanilang perspective. So hindi pa known, ang known world ay iilan lang ng mga continent. Pero ngayon, dahil sa mga explorer, yung laman siya lang. So yan yung ano, ginawa ni Jesus Christ sa Eucharist. Yung dugo, pinainom niya. Kung may ano pa, blood transfusion, kukunan niya yung dugo, literal, di ba? Kukunan niya sa kanya, tapos i-transfuse yung sa, sa kanyang mga apostol. Pwede hindi mo nakita. So dito,
Merong order ang buong mundo. So, yung mga planeta, yung mga banggaan, meron talaga silang specific business ba dahil. Ngayon, gano'n po simpleng hindi, walang intelligent being gumagawa nito. It is absolute, absolutely called God. So, bago mo pakita ng ano, yung video na mismo 80 years ang parang nabusan yung isip. Each of our books, 46 chapters, is between 48 and 250 million letters long. That's 3.2 billion letters total. This is the secret language of DNA. This is the book of life. Instruction book for life, yes. Instruction book for life, yes. DNA is made up of genes, and genes give instructions to the cells as to how your body should grow. Mm-hmm. Did you know those instructions, the instruction book of your DNA, just your DNA, was laid out end for end, instead of the sun and back, a number of times? That book of instructions is so comprehensive. DNA is the genetic information encoded in the cell of every living thing that instructs our cells how to grow and how to function. It's our genes that determine whether our skin will be dark or light, have brown or blue eyes, or red or green or yellow, have red hair, be brunette or blonde, be tall or not so tall, or the color of our feathers, if we're a bird. Whether we're humans, fish, animals, insects, or plant life, the way our bodies look and operate has all been pre-written in the amazing book of our DNA. What do you think of the mentality of someone who believes a book fell together without a bookmaker? Well, it'd be crazy. Do you think a book could make itself? No, I don't. Of course not. No? Utterly impossible. Yeah. Anything could happen by accident. From nothing. Couldn't happen, could it? I don't think so. The impossible. It would be like saying an explosion caused everything that makes a 747 airplane to all just come together by accident without some intelligent thought behind it. That's a good point. Do you believe DNA happened by accident? No, I think that it developed over the course of many, many millennia of evolution and development. DNA exists in every living thing. Its origins don't matter. The fact that there is intelligent information tells us there must be an intelligent designer. Is this making you think? It is, and I do think about it from time to time. It's just, yeah, complicated, definitely. Well, DNA is complicated, but the point I'm trying to make is very simple. Book designer, bookmaker, DNA, intelligent designer. God. Does that make sense? Yes. You're an atheist? I am. What would you think of the mentality of someone who thought a physical book could make itself? I think it'd be silly. Of course it can't make itself. What would you think of the mentality of someone who believed the instruction book for life, DNA, made itself? I think it'd be silly as well. Big investigation. That's atheism. Absolutely. And what would you think of the intelligence of someone who believed the instruction book for life made itself? No, that's a trouble. DNA happened by accident? Probably not too smart. DNA couldn't make itself. It's impossible. Does that make sense? Yes. Is this making you think? Yes. Then what would you think of the person who believed that DNA, the instruction book for life, happened by accident? We're not just talking about human beings, we're talking about every form of life. Fleas, cats, dogs, elephants, cows, horses, trees, plants, everything has DNA, the instruction book for life. Which makes the book in your hand just seem feeble compared to the infinite intelligence that must have put the instruction book for life together. You see what I'm saying? Yeah. Do you believe DNA happened by accident? I believe it could. Explain it to me, how a program could make itself out of nothing on how to make a human eye, giraffe's eyes, elephant's eyes, cats, dogs, puppies, flowers, birds, trees, every living thing has DNA that's so complex, it's mind-boggling. It must have been a genius beyond any human reasoning that put it together. And to say it happened by chance is infinitely sillier than saying a physical book happened by chance. All I'm doing is reasoning with you. I'm not arguing. I don't want to win an argument. I'm just saying I want you to concede something that's absolute common sense.
You're an atheist, so you believe the scientific impossibility that nothing created everything. I mean, it can't be nothing. We'll have to start from some point. I wouldn't say nothing created it. There had to be something there in the beginning. You like Richard Dawkins, don't you? I like him. You believe nothing created everything, a scientific impossibility, which is what he believes? We don't believe in a creator of all things? If he says that, I think it's a very strange thing to say. Well, he says it. It's insane. Nothing can't create anything because it's nothing. There has to be something in the beginning. Nowhere in our history of human reality has something kind of just appeared out of nowhere. Do you believe that nothing created everything? No, because nothing can perform actions. That makes no sense. It's a default position. If you're saying nothing created everything, then you're agreeing with Richard Dawkins. I'm just characterizing Richard Dawkins, because Richard Dawkins, I'm sure you didn't say that. That seems ridiculous. Professor Richard Dawkins, arguably the world's most high-profile atheist, believes that in the beginning there was nothing, and that nothing created everything. As he attempts to justify this belief, admitting that it defies common sense, the learned professor calls nothing something. Watch the reaction of his audience. Of course it's counterintuitive that you can get something from nothing. Of course common sense doesn't allow you to get something from nothing. That's why it's interesting. It's got to be interesting in order to give rise to the universe at all. Something pretty mysterious had to give rise to the origin of the universe. It's exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. Richard Dawkins, I'm sure you didn't say that. That seems ridiculous. The audience reaction confused the normally eloquent professor, because he's not used to being the object of laughter. What he didn't realize was he was talking to people who were endowed by their creator with a virtue of common sense. This was just another case where the emperor has no clothes. Someone should tell this man who has deceived millions, you're talking foolishness. Is that what you believe? I mean, it can't be nothing. We'll have to start from some point. There has to be something that created everything. It just wasn't God. Is that what you're saying? Yeah, it's just evolution, how things became from one organism into many. But that doesn't solve your dilemma of the initial cause. There has to be an initial cause. If there was a big bang in space that from there issued cats and dogs and horses and cows, the sun, the moon, the stars, the seasons, and all this marvel of creation came from a big explosion, what caused the explosion? Where do the materials come from the explosion? And why is there such incredible order from the explosion? Every explosion I've heard of creates chaos, not order. That makes sense? Oh, yeah. This is what you're looking for if you were looking for truth. This is your information that you need to say, oh, that's logical. How could all this design from the atom to the universe, an incredible order, just happen by accident? Because an atheist actually believes nothing created everything, which is scientifically impossible. And I'm trying to say, Haley, I just want you to think. You're not just a blob of nothing that came from an explosion that created order, which is against nature. That means that you've got purpose and meaning in the universe. So it's not altogether bad news. I just want a relationship with whoever built me. This is too much, too weird that it happened. It didn't happen by accident. I don't feel it. You're down there. You're Yes, tanungan na tayo, wala. Sa susunod siguro, Father, tatalakayin natin yung naunang argumento ng ating kapatid kung tayo'y galing ba sa ape, no? Kung yung chromosome sa ape at sa human ay tutugma ba talaga? Pero, di ba bukas about spiritual warfare? Father, papaalam po lang po na nasa Zoom na po natin si Juan Miguel. Pero, Juan Miguel, pwede bang kami naman ang request bigyan mo sa hiling namin yon? Napagbigyan ka po namin kagabi
sa mga request niyo po na una, mag-sandalan, pangalawa, mag-ano pa, matayo lang dala ng kalidar yung mag-uusap. Ipagbigyan po namin yun sa gabi, Bro Juan Miguel. Ngayon po, sana po kami naman po ang pagbigyan nyo na unang-una, mag-open. At yun na, naglagpas ka na bro, ganito. Naglagpas na ako? O, naglagpas ka. Padre, yung dagdag ko po yun ay yung verse po ng ano, Mangangaral 8, verses 16 to 17. Mangangaral 8, sige. Ano? Natin yung Mangangaral 8, okay? Mangangaral 8, 16 to 17. Ito po sabi sa Mangangaral 8, 17. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kapit mag-isip na mag-isip ang tao araw gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kaya nag-delay, kanina. Pero tayong kalaman ng kaunti, pero hindi natin mapagkalikatan. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito mauunawaan. Yan. Yan, pinaunawaan ang itis eh. Maaaring ipaglagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, matutuoy wala siyang nalalaman. Para lang ito, ano, yung sa Facebook, Padre Romel, yung bata na sa airplane, tinanong ng ATS, hindi ba tayo mag-usap? Sabi ng bata, ano po yun? Tungkol sa Diyos niyo, sabi ng bata. Hindi ka ba iniwala sa Diyos? Sabi niya. Hindi ako iniwala sa Diyos eh. Nagbigay yung bata, nagtanong yung bata. Yung kambing, yung kabayo, at saka yung bata, parehong kumakain ng, ano yun, ng kamuyo, ano, kalingan. Oo, pareho. Ngayon, paliwanag mo nga sa akin, bakit iba-iba yung itsura ng kanilang, no? Iba-iba. Pareho yung pagkain. Sa kambing, bilog. Ano, ganyan, bilog. Tapos sa baka ganon. Bakit? Paliwanag mo nga. Sabi ng EPS, hindi ko may paliwanag eh. Kung yan lang, hindi mo tayo paliwanag, lalo pa yung Diyos. Very logical lang. Sa Facebook, nabasa ko lang yung tao. Magaling tao ako nabasa, panayatawa ko na niya. So, asan si Juan Miguel? Asan? Papalam ko lang, wala daw kaming audio sa YouTube, bro. Dito, marami nag-wow. Hindi daw kami naririnig ni Wendell kanina. Kasi pinatay ko muna baka mag-ano. Kayo, no? Okay na ba? Double yung audio. So, muli po, kapatid na Juan Miguel, napagbigyan ka po namin kagabi sa mga request po. Sana po ngayon po, kami naman po pagbigyan mo. Nasaan lang si Juan Miguel? Magpas ka kanina, bro, dyan to eh. May dumagdag kasi kaya... Pero ipakita, buksan na niya ang kanyang kamera. Kamera. Hindi siya patas kapag ano, kapag hindi siya magbukas kagabi, pinagpigyan natin kagabi, di ba? No, would you daw? Juan Miguel, last time mute para makita ka rin. Walang, Okay. Binuksan ko na yung audio kasi pinatay ko kanina habang natay ako ng video kasi pag hindi ko pinatay yung desktop audio, magtutukli yung okay, echo. Binagbigyan ka na kagabi Juan Miguel na makatalakayan si Father na walang sisingit na iba. Binagbigyan ka na kagabi, ngayon binagbigyan ka naman ng request ng mga nanonood. Magbukas ka ng camera para maging patas ka naman. Eh, brother, ano, actually, kahit natagal ko ng pinaliwanag, ano, ako kung magiging deal breaker sa atin to, ano, actually, na-approve ko naman dito is discussion, ano, actually, sabi ko nga, sa chat ka lang, is nakarating tayo sa shoot. Eh, mahirap naman kung may pinag-iing deal trip niyo ako na, pakita mo na mukha mo, pakita mo na. Hindi. Hindi, may mga tao kasi, brother, na importante rin ang privacy, ano, kaya, ano, marami rin tayong kapatid na katoliko dyan na wala naman silang objection, bro. Ito Rajando. Kaya kailangan mo ipakita yung Rajando. Father, bigyan na lang natin pagkakataon yung mga nagtanong.
At gusto mong magtanong. Yung mga magbubukas lang ng video. Pagkakataon yung mga gustong magtanong dahil ilan ng bisis na merong mga nagtanong sa atin na hindi na kamera, hindi natin ipinatanong. Hindi na identifikasyonan yung tama at mali. Ano yun, pagalingan mo na magsalita yan, hindi na nasisettle kung ano ang tama. Ano yung purpose ng discussion? Mag-discussion, ano ito? Gaya nung ginawa naman ni Father. Ang debate ba yung discussion? Kagabi na rinig niya yung ating request. Una nang pinagbigyan siya ng anang siya ay nag-request. Matandaan natin ilang tao na hindi nagbukas ng camera, hindi natin pinatanong. So kagabi kagabi ang daming mga nag-react dahil siya ang priority batay sa kanyang request. Ngayon, nag-request tayo na ipakita. So, kung di niya ipakita, ibigyan natin ang iba. Brother Rodel, na-appreciate ko naman na pinagbigyan niyo ako. Kaya nga, I mean, yun, simulat sa pool naman, sabi ko, voice pool lang ako, diba? Ngayon, kung yan ang magiging basihan natin, and I'm speaking to Father Darwin, ano, as a priest, kung ito na magiging batayan ba natin, kung sino bang matapang o hindi, kung sino na alam o hindi, eh parang napaka-bravo na standard na gagawin natin. Basihan mo yan, bro. Ikinahigay ako ba, Miguel, na... Ano, kung gusto niyo lang ako makita, pwede ako makipagkita sa inyo ng personal, alam. Hindi pa sa ako. Yung, I mean, hindi naman pwede. Brother, patas ka ha, marami ang nanood sa kagabi, pinayagan na lang nila na naka-off-cam ka. Dito yung matapos dito. Brother, una-una
eh. O, kung sa pangalan pala, hindi ka lang sasabi ng totoo eh. Kaya wala kayong pakita ng mukha eh. Ibigay na natin sa iba. Wala naman tayong rule na gagamit ng tunay na pangalan. Oo, no? Oh, so? Ano wala? Ginagit na ni Brother John Dean, bro. Ilagay mo yung tunay mong pangalan at reliyon mo. Hindi ka ilagay yung pangalan ng reliyon. Wala akong reliyon, kaya nga. Wala problema, tunay na pangalan. Ito ang pangalan, di ba? Ano ba? So, ibigay na lang natin sa iba. Tayo ng oras, Papa Dre. Wala kang reliyon. Ang hobby ko lang naman dito is discussion, no? It's exchange of... Una, Father. Si Juan Miguel Matigis ka. Father. Mula pa lang, wala na siyang reliyon. Itong programang ito, para lang po ito sa mga may reliyon, may mga paniniwala. Kasi para sa akin, yung mga walang reliyon, yung walang pintayan. Alam ko kasi, punto for punto. Ang mga walang nalaga. Father? Ang mga brother walang bigyan, kami sa punto for punto, patas kami sa mga tao. Kung totoo siya, kung gusto niya ng katotohanan, magpakita siya. Kagabi, naging patas kami sa'yo. Nanahimik kami. Dahil yun ang gusto mo, manahimik kami. Kayo lang ang patay mag-uusap. Tapos kami ang pagbigyan. Bro, meron tayo yung tinatawag na moving the goalpost. Noong una, nasa chat tayo. Pasok ka sa Zoom. O sige, pumasok ako sa Zoom. Pumasok sa Zoom. Pakita mo mukha ko. Ano ba ang dahilan kung ba't ka pinapapasok sa Zoom? Hindi ba para maipakita mo sarili mo? At magpapiskusyon ka ng diretsyahan kaysa doon sa magta-type ka pa, papahuli mo lang yung mga sarili mo? Pero dyan doon, ang Bible, hindi natin kilala kung sino nagsulat, pero pinapaniwala. Ikaw bro, hindi mo kilala. Ako nakakausap niya, nagkatanong niya. Brother Darwin, pagbigyan si Juan Miguel, o iba na lang patanungin natin. Pero una, hindi original yung pangalan mo. Mm-hmm. So kung totoo na gusto mo na malaman ng katotohanan, ang authentic din pangalan mo. Dito, wala naman kaming si Brother John doon, tunay na pangalan niya. Hindi naman kami nagtatago at nahihiya. Mukha natin pinapakita. Mukha natin pinapakita. Mukha na, ay kinahiya niya mismo. Ilang taon na ba ang daladala mo ang iyong mukha? Ay bakit hanggang ngayon, di kinahiya niya mukha? Ito, Brother Miguel,
La. Ayan, okay. May gabi sa tanan na pwede ba bisay harap ko? Okay, let's go ni Willie Jando. Ay, bro. Kinibag, may nangutano sa kukaina, nang kwan mong ko sa nang kakong silingan ba? Murag, naghambog ko bang 500 years ng pagka-katoliko na to? Yes. Tapos ang nanguta ang akong gingan, pibini. Pibini, tapos ang ingon niya, nga naman daw ng santo ninyo, nga gata-ata ko man, nga nung gitawag daw, senyor, na ingon siya, mo na assignment, ingon ko sa iya, nga, sige, kayo musulod ko sa sumo niya, pangutanan ako sa, ano, punto por punto. Mo na kong pangutanan niya, tingin ba siya, nga na daw ang ano daw na i-black na sa rin, na po daw puti, mabay yung sinunsyan siya. Muna yung mga assignment sa kuha, ha? Mara ito, puta na. Masali, sasagot tayo, brother, ano? Defensive muna. Ito, gamitin na bro ng ano? Defensive muna ang tanong niya. Ang tanong niya is, may nagipang-discursyonan siya, at ang kadiskursyon niya ay kaani po ng PBMA. At ang tanong ng PBMA, binigyan siya ng takdang aralin at ang kanyang gusto yung pasagot is, bakit daw yung santo ninyo tinatawag na senior dahil ito ay maliit? And then the second question is, bakit daw may ano yung puti at itim? Nazareno. Nazareno, may itim at yung iba naman ito. Ito, unayan natin yung tungkol doon sa senior santo ninyo, bakit ito tinatawag na senior? Yan ay isang palatandaan ko na walang alam ko sa wikang Kastila po yung kausap na PBMA. Ito, kasi ginawa niyang English. Iba yung senior sa English, iba ang senior sa Spanish. Tandaan ko natin ano po, na ang Santo Niño ay wikang Spanish po para po makita po ninyo, lalagay po sa screen yung bibliang Spanish. Ito po, para makita ninyo sa Lucas 3.35 ba yun? 1.35. Ha? 1.35. Ito po sabi sa 1.35 po ng Spanish Bible. Yan. El Espiritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así fue al Santo Niño, fue para nacer, lo llamaron Hijo de Dios. Nakalagay po dyan, Santo Niño. Sa English dyan is Holy Child. Yan ha? So, dyan po, yung palang wikang Santo Niño is Spanish. At kung nagamitin mo natin yung termino ng senior sa English, hindi talaga tutugma yun. Tingnan natin sa ano pa, sa tayo mo kasi ng Google Translate. Makita ninyo ano? Lagyan natin dito is English. Dito siya, English. Yeah. Sa kabila naman, lagay natin Spanish. Tama? Lord. Yan. Ang Lord sa English, tinatawag sa Spanish, Senyor. Kaya pala Senyor Santo Niño. Yung sinasabi ng Senyor na matanda, ito po yun. Hindi natin sa Spanish, ha? Senyor. Mayor. Mayor. Yung tanong niya na bakit ba tinawag na senior, eh, bata pa naman, ang pakahulugan niya yung mayor, hindi pala yung Lord. Kasi yung Lord, tingnan natin na, balikan natin yung Lord. Lord, ano yung Lord? Senior. Ayan, Lord, or Sir. Kaya senior, sabi ko ninyo. Ayan, nangyayon natin na, Lord, Holy Child. Ayan. Then, ang next question is, bakit daw ang Nazareno ay itim
samantalan yung iba ay buti. May historical background niya. Sino nakakaalam yung historical background? Pero yun din. Okay. Una, yung Nazareno sa Quiapo, nilisok yon. Una, nilisok yon sa itim na kahoy, kaparis yung kamagong na itim. At dumadaan pa sa sunog. Ngunit hindi totally nasunog. Kaya maitim siya. Meron bang nasunog na pumuti? Pero kung tingnan din natin ang Awit Kapitulo 1, versikulo 5. Brajando. Awit 1, versikulo 5. Pasahin po natin ang sinasabi sa Awit 1, Awit 1, versikulo 5. Ito. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan pa sa kapisanan ng mga matulis. Sa ibang magandang balita ito po. Sa ibang sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay iniwalay sa grupo ng mga banal. No, iba ang sa ibang kan, ibang translation. O sige, okay. Sandali muna ha. Ayan lang. Ano daw si yung gusto ko gawin din? Okay, mamaya na bigay ko ang translation, Brajando. Sige. So, bakit ito itim? Yun ay galing dahil naglalarawan na. Ito ay dumaan sa sunog. Ngunit, hindi ito tali na sunog. Yung sa Manila ay parang sabi ng ito ay nasunog daw. Eh, bakit nasunog pag-palitim? Eh, palingan daw. Ha? Bakit nasunog sa Manila sa... Hindi ko alam mo, ano, ang record ng una, historical na kanyang niya. Parang dalawa, tayong dalawa, mga nasunog, yung kapwa-kapwa, eh, nasunog din. At yung nasunog. Okay, so yun po ang sasagot po ni Brother Wendell, ano? Na kaya itim ang Nazareno, kasi ito ay nagsasalarawan na ang kahoy na iniukit dito, ay, nailukitan nito ay napadaan sa apoy, ngunit hindi nasunog. Yun po ang sagot, Brother Jerry Bolo. Nagpa-out ito sa English version. English version, I am black. Sabi ng Panginoon kasi, kayo ay masama, kaya ako hindi. Hindi ako ito. Yun pala, awit pala ang sinasabi ni Panginoon din. Kaya pala hindi ko na-gets. Ayon ay awit ni Solomon. Hindi, Sam. Hindi ko. Awit ni Solomon, ano si Luko. Ito, tingnan natin yung ano. Yung awit, ano si Luko. Yes, to. Song of Solomon. Tingnan natin ha. Sa Song of Solomon. Ako'y maiting. O, yan. Ngunit kahali-hali na. Tapos yung mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tolda ng sigaro. Gaya ng mga tabing ni Solomon. Ayan. Ako'y maitim. Kaya pala natin. Awit na, awit ni Solomon pala tinututoy ni ano, ni Barukuli. Ito pala, yung Saldaw. Okay, so, ako'y maitim, no? O, nandiyin ko. Okay, thank you, Brother Jerry. Okay na ba yun? Okay na po, bro. Salamat po. Kaya, pag-alaman ngayon, salamat. Taga saan ka, Brother Jerry? Tumbuanga, Tumbuanga, Tutu. Ah, Tumbuanga. Tumbuanga. The last one, eh. Malapit lang sila ni ano. Sino ba yung ano yung doon sa sobo kasi kailan niya nag-alive? Eugene Gapo. Taga ano si Eugene Gapo, Tumbuanga City. Okay, thank you, Brother Jerry. Alam mo yung ano. May nagtatanong po kasi kung meron po ba daw tayong online platform sa pagkakamatan na ito po. Yes, meron yes. Po. Yes, 10:30. Po, pagkatapos yes, po. 10:30. Yun po ang regular na schedule natin. Pagkatapos ng ating live na kami to work lang. Okay, so Joseph, paki-unmute. Pagkakamatan na ito. Yes, yes, tapos na.
ikaw na bro, okay, Joseph. Huwag kang nasa malaking screen tayo, ha? Bro, yung mo, yung monitor mo, anong feedback? O, anong feedback? Hindi. Pakimute na lang mo muna yung, ano, yung TV nyo habang kinakausap kayo. Pakimute na lang muna yung TV nyo. Yes, bro, Joseph. Mute na lang muna yung TV nyo. No, okay. Hello po. Hello, go ahead. Hello. Okay, narinig ka na, bro. Salamat po sa lahat ng safety, Father David, may isa. Pero sana kung tanong, yung hula na ni Joseph, na hula yung sa yung sa Piro at saka ngayon na hula na yung ganito, Father David, yung kay Joseph panaginip na niya. Oh, yung parang yung dati yung metal, at saka ngayon, anong bago yung pagkakaiba? Anong pagkakaiba sa? Sa hula ngayon. Yung ngayon ginagawa sa mga, ano? Sa hula. Yung point niya. Joseph the Dreamer, Brother Winder. Mag-interpret ng mga panaginip. Totoo talaga, precise talaga yung mga naganap sa pinaharap. So ang sabi niya, ano po ba ang kaibahan sa mga manghuhula ngayon at sa ginawa ni Joseph the Dreamer? Bali, William? Okay, malaki pong kaibahan sa manghuhula ni Joseph the Dreamer na nagbabasa kung anong ibig sabihin ng panaginip at sa mga manghuhula ngayon. Dahil si Joseph ay talagang appointed by God, chosen by God, at nakatanggap ng ganyang gift. Samantalang sa karamihan ng mga manghuhula ay nakabase sa occultism, hindi charism. Hindi charism, kundi sa occultism, at ang kanilang pinaniwalaang peaking charism ay galing sa psychic abilities. Yun po, Father. So, yung occultism, kapatid, yung hindi galing sa Diyos. Galing sa mga fallen angels, mga preternatural beings. Dahil merong tatlong uri ng mundo, Brother Windel, no? Yes. Three kinds of world. The first one is the supernatural being, the supernatural world. Pangalawa is the preternatural being. Sino po ba itong mga preternatural beings? Yung mga demonyo, yung mga fallen angels, mga kapatid. At pangatlo is the natural world. Sino po ba itong natural world? Tayo po ito, yung mga tao. So yung mga gifts natin, either from the supernatural beings, from God, or from preternatural beings. At meron din sila ang preternatural gift of healing, pagmumula, at ang Diyos din, meron din preternatural gift, supernatural gift. So kung ang natural human being makatanggap ng kapangyarihan or gift, sisiguruhin natin from supernatural being yun, hindi from preternatural, dahil magkatulan lang, Brother Wendell, di ba po? Oo. At dapat meron tayong spiritual discernment. Paano natin malalaman kung galing ba ito sa supernatural being? Hindi galing ang kapangyarihan natin sa preternatural being. Una-una, natayo ang si Kristo ng simbahan upang mag-guide ang tayo sa katotohanan patungkol nito. So, meron siyang ministry of interest dito. At pinopromote ang mga ito, ang sacrament, yung charism, yung galing sa banal na espiritu, the supernatural being. At yung mga preternatural being, yung mga fallen angels, gumagawa din sila ng kanilang ritual. Yun ay tinatawag na occultism. No? At anong talata, Brother John, daw? Yung nanghuhula, isang babae, Brother Wilden? Gawa. Sa gawa. Exercise. Ito ba sa gawa? Ito po. Ito ay occultism, hindi ito charism. Mm-hmm. Isang araw, nagkaroon
kami papunta sa puok dalaminan na sa lubong namin ng isang batang babaeng halipin, sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapangula. Malaki ang kinikita ng kanyang amo dahil sa kanyang pangula. Sinusundin siya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taas ng Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maniligtas. Marami ng araw na ginagawa niya yun, kaya nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi si Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babae niyan, at noon din lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na wala na ang kanilang pinagkakatitakahan, sinunggapan nila sa Napablo at Silas, kinalagdag sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan." Itong kita nyo, kapatid, no? Na bawal talaga na itong mga occultism ang nakapangyari. Galing ito sa demonyo, yung preternatural world. So, dapat tayo, ano gagawin natin? Dapat natin gagamitin yung spiritual discernment. Guys, spiritual discernment, para hindi tayo malito, hindi tayo maligaw. At merong pasyente ngayon, no? Yung pagula, yung tarot card, Brother Ruben. At sabi niya, gusto niya akong magpakamatay, Father. No? At pagpasok niya nito, grabe ang kaba niya. Na hindi ko mapaliwanan yung kaba ko, Father. At sabi ko, pero naka-experience ka ba ng tarot card, yung pag-uhula ko sa Father, yun po ang kinasanayan ko. So, at meron din kami na pasyente dito, yung tarot card, yung pag-uhula, yung damit ang braha. So, yung anak niya ay lumilita, no? Naglilitig talaga. So, totoo talaga ang simbahan na dapat tayo magkatulad lang, no? Ang, dahil master of deception ang demonyo. Mm-hmm. So, gagawin niya, ang mga karisim ng simbahan. Meron siyang sariling paraan. Tinatawag yung hinikarisim, occultism, ang kanya. Open yung psychic ability, pero yung mga santo, meron din silang vision, no? Hindi, hindi psychic ability. At sa amin din, Father, may pangalo. Sa amin din, Father, may nangyari na ang isang ina na ito ay mayaman sila, palaging pumunta sa manghuhula hanggang dumating ang panahon, Father, na yung espiritu, yung contamination, espiritu na manghuhula nasa kanya na. No, makita niya kahit sa kanilang mga customers, makita niya sino ang mamatay kinabukasan, hanggang umabot sa punto na ang kanyang anak sa tingin niya mukhang mamatay, kinabukasan namatay. At talagang sa ceremonias, nag-react talaga siya, Father. Totoo niya. So, kapatid, no? May dalawa pa akong katanungan, Father. Sige, yung pinipabahan, yung isa bito, yung sa kay Boises, yung may bito nilagyan ng dugo. At sana yun, di ba, mag-blessing yung mga na mag-iaw sila ng baboy, tapos silang yun nila sa korne ng ano, bahay. So, inip pa yung padogo? Yan, ang ano mo, pre? Pati yung grand background, di ba? Pati nyo ng mga, tama ba yung padog na magpadogo sa, kahit sa sasakyan, o sa bahay, yung parang bago magtayo. Una yung itawan ni Moses, bakit ba siya na inoogal yung dugo sa Diyos? Dahil kung walang dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. At yung mabasahin ba ba din? Hebrew chapter 9 verse 22. Hebrew chapter 9 verse 22. Ito po sabi sa talata po. Yeah. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aali ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, kita niyo, kapatid, sa pamagitan ng dugo ay napapatawad tayo. So,
yung mga dugo ng kambing, yung dugo ng baka, yun po ay ino-offer nila sa Diyos. Hindi ino-offer sa mga espiritong nakapaligid sa atin. Ito na utos ng Diyos yun. Utos ng Diyos yun. Yung mga utos sa pahay na yung gumawa yun ay pare, si Moises. No? At saka, ang paloko ko ngayon, yung mga utos ng Diyos yun. Yung mga pinag-tabi. At ito, sa Hebrew chapter 13 verse 11 po nila. Hebrew chapter 13 verse 11, ito po sabi sa ang dugo ng mga hayop ay pinadala ng pinakapunong pare sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng tambo. So, tingnan nyo kapatid, yung dugo ay para mapatawad ang lahat nilang kasalanan. Pero ngayon, pero namang hindi nagdugo sa hayop. Ating muna mabasahin ang unang Pedro 1:2. Unang Pedro 1:2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunuri kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, nalinis na tayo, hindi sa dugo ng baka, hindi sa dugo ng kambing, kundi sa dugo ni Cristo. Hindi lang tayo nililisan, kapatid. Niligtas pa tayo sa dugo ni Cristo. At mabasahin ang unang Pedro 1:19. Unang Pedro 1:19. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo, siya'y 18. Alam ninyo kung ano ang ipinagtubo sa inyo sa walang kabulungan pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Kita nyo kapatid, yung dugo, magpunit na pintatugo ni Cristo. So, hindi na tayo dapat magpadugo pa. Lalo na, ang konteksto nun, yung padugo pala is a protection sa mga spirit. Yung mga tao, especially yung mga infested na bahay, kung pupunta yung mga albularyo, sasabihin nila sa'yo, mag-i-offer ka ng puting manok. Yung dugo ay i-offer natin sa mga espiritu sa paligid natin para maprotektahan tayo. So, yun po ay bawal. Ino-operan mo ang hindi Diyos. Ino-operan mo yung mga fallen angels. Yung mga fallen angels ay territorial in nature. Nakatira sa mga kahoy. Nakatira sa mga haunted na lugar. Bahay. At kung i-offer mo yung puti, dugo sa puting baboy, puting manok, yun po ay occultism, kapatid. Bawal po yun. Yung ginagawa nila ni Moses sa Old Testament ay subo ng Diyos yun para mapatawad ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng baka, dugo ng kambing. Pero ngayon, hindi na dugo ng kambing. Mahal na tayo ng Diyos ang dugo na ng kanyang loob. Kapatid, Salamat, Father. Kasi nandinag na Father kayo. May mga gamit na din ako dito sa bahay. May sasakyan ako, hindi ko rin lagyan ng dugo. Tapos yung bahay, hindi ko rin lagyan ng gano'n. Kasi meron ako nakikita sa iba. Pag ano ako, nervous lang yun nga, yung parugo. Matindi lang sa akin, yung bahay ko bago, hindi ko na nilagyan ng dugo. Huwag mo nang lagyan. Alam mo ba kapatid? Alam mo ba, kapatid, meron akong pasyente dito. Meron silang padugo, no, na ginawa sa kanilang bahay. At sa sunod na mga araw, bumana ang dugo sa kanilang bahay. Kanilang sala. Nakakalang bahay talaga. Kanilang sala. Na namangha sila. Bakit ang dami ng dugo nito? At nagpakamatay ang kanyang anak. At na-open yung isang anak ng third eye. At sabi ko sa kanya, mag-injury ko ha, yung kapatid ng nag-suicide, sabi niya, Father, marami po na mga nangyari sa aming bahay. At yun, Father, third manager na ako, open talaga yung third eye ko. Makikita ko mga iba't ibang spirito. Sabi ko sa kanya, i-close mo yung third eye mo. Okay ka ba lang na i-close natin ang third eye? Ipag-close kami ng third eye, nagwalang talaga.
At tinanong ko ang demonyo, the real name, in the name of Jesus, the real name, I am Satan. At tinanong ko si Satanas, in the name of Jesus of Nazareth, Satan, are you the one responsible of the sweet spite of her, brother? Nasagot ang demonyo, yes, I am. Are you dwelling in their house? Yes, I am. So, isa sa mga doorway doon is the third eye and the padugo, kapatid. So, bakit ba tayo magpadugo? Niligtas na tayo, hindi sa puting dugo, puting baboy, dugo ng puting baboy. Hindi tayo niligtas sa dugo ng puting manok. Naisulto yun kay Kristo. Umalik tayo sa Old Testament. At ang Old Testament, ang kanilang patay, kapit sila, ang kanilang intensyon, para saan yung offering niya sa Diyos, sa ni Yahweh, hindi sa mga espiritong gala. Alam niyo ba kung merong harvest sa bukit, yung mga ninuno natin, no, mag-aalay ng padugo sa lugar, no? Ay pinatayan daw ng mga espiritu na white baby, mga kapre, pinatayan yung kanilang sakahan. Pero bawal po yun, kapatid. Bawal po yun. Father? Lali mo dyan? Yung occultism na padugo, yun po ang explanation sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 29, Brajando. Ano yun, Gawa? Gawa 5:29. 5:29 ng Gawa. Ito po sabi. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Mm-hmm. Yung padugo, no? Gawa 5:18, so magkano ang Gawa 5:18? Dinakip nila ang mga apostol at ibinang ko. Sabali ha. Ganoon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Yan? Patuloy kay... Siguro? Padre? Pag-20. Oo, sige. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog ni Diyos-Diyosan. Nakandog si Diyos-Diyosan. Huwag kumain at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Yun ang offering, blood offering sa mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin po, Father, fallen angel, no? At bakit huwag kayong kakain sa mga dugo na ino-offer sa mga Diyos-Diyosan o fallen angel? Dahil pagkakain tayo, tandaan natin, the greatest celebration of the Catholic Church is the Mass. Kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 6, 52-57, pag tayo tatanggap sa communion sa body and blood of Jesus, mayroong maganap na communion. Pagkakain tayo sa mga blood offering o sa mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan, may maganap na communion natin sa mga fallen angels na na-attract sa blood offering, Father. Salamat, Father David, sa kay Father Taribong nanawaan ko na lahat. Buti hindi ako nag-ano doon sa mga yung nagpagawa na ako ng bahay, natapos na rin. Hindi ko na inalala ng yung dugo. Tapos may sasakyan ako, hindi ko rin din inalala ng dugo. Salamat, Father, nanawaan ko. Thank you sa kwan. Salamat sa Diyos. Taga saan ka, kapatid? Jinsan, pangalawa na. Jinsan. Noon, nagkanaw din ako dito sa ano, yung sa Bible alone. Nagtanong din ako sa Bible alone. Pangalawa dito. Salamat sa Diyos. Brother William, umabot tayo ng 92 participants yan gabi. Wow! Wow!
Hey, Galaxy Edge 2. Brother, sa YouTube po, meron po tayong 500 viewers. Baka, mam, tayo pa rin doon, ha? Okay, so, Galaxy Edge 21. Walang camera po? Camera, start you. Hi po. Hi po. Hello. Hi. Pangalan, sister. Ah, Eloisa po. Eloisa? Opo, taga Cavite. Sige, sister. Eloisa. Ay, hi, Father. Good evening po. Hello. Good evening. Ako'y pangutana. Hmm. Ang, nung di, palit na kaming balay na mo dere, na ako'y amiga nga miingon na, di ba bago ikuan yung mga poste, pagbutang daw button at saka coin. Hmm. Tapos, sa poste, dayon, ang mga sira nga rosary, gilubong ako sa bawat poste na gilid. Hmm. Ano pong gagawin ko doon? Eh, nasa poste na po siya nung bago inano yung bahay sa ano, yung sa subdivision. Hmm. So, anong gawin mo? Ano gawin din? Okay, una, kapatid, ikumpisal mo yan, no? Magkumpisal ka dahil may combination kasi sa occult practice na yan, no? Na inilagay mo sa, yan, pati na yung mga senselyo. At hindi yan turo ng simbahan. Kung tingnan natin ang Mateo 5.37, Brajando. Mateo? 5.37. Mateo 5.37, ito po sinasabi sa Mateo 5.37, sabihin mo na lang na oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa kanilang. Oo, oh, na, walang utos ang simbahan na gawin yan, oh, kundi nadagdag yan galing sa superstitious belief. So, mas mabuti pa na matapos niyo ikumpisal, kung mayroon kayong exorcist o parish priest ba kaya, i-break ang consecration sa bahay at ipublish niyo muli. At pwede rin ipa-deliverance din niyo. Kahit hindi exorcist, pwede ang parish priest niyan. No? At pagkatapos niyan, lagyan niyo four corners ang bahay ng a blessed exorcise medal, yung Benedictine medal, at pwede rin lagyan ninyo ng exorcise salt. Four corners sa naturang bahay. Upang sakaling ang demonyo ipapasok, siya ay masusunog. Hindi na siya tutuloy. Yun na lang sa kabilang bahay. Okay? Kahit na-bless na po siya? Kahit na-bless na po siya, dahil may superstitious belief na ginawa ninyo, matawag yun na syncretism, a combination of pagan practice and Catholic practice. So, na-bless pero may inilagay. So, kailangan ninyong ma-renounce, kailangan ninyong makumpisal. Father? Yung taga-Canada, Australia pala, na sabi niya, umiyak yung pamilya niya, Brother Rindel, galing sa pulto. Mm-hmm. At meron siyang nabili na ladugba na hindi talaga magtayuhan nila ng bahay dahil sa grabing mga infestation sa lugar nila. At nakikinig siya sa atin, sinusunod niya yung mga instruction na binibigay natin, na binibigyan niya ng mga Benedictine cross, Benedictine medals, at yung Word of God, yung last Psalm 91, nilagyan niya yung four corners ng lupa niya. At, grabe yung tuwan niya, Brother Rindel, no? Dahil na kalimutan ko yung pangalan niya. Grabe niyang tuwa, grabe niyang saya na nagsishare sa atin na nakapagtayo na sila ng bahay dahil sa mga sacramental. Kukita ninyo, grabe talaga ang effect ng mga sacramental. So it is physical and spiritual protection. No? At mag-bless ako ngayon, 10:30, sana meron kayo. Huwag kayo magalala sa mga hindi pa nagpa-bless. Then every Thursday, yun po ang pagsisikapan ko. Wala lang mga gabi schedule dito na bibigyan namin kayo ng oras para mag-bless ang lahat ng mga sacramentals ninyo
at manggamit ito. At ano i-renounce mo din. Ano po? I-renounce mo din yung ano, magkatapos ka mag-aaral ng CARES. Yung sabi ni Brother Wendell, CARES is compassion, adoration. Ano po yung kalagay ko? Medal at saka? Benedictine medal, Benedictine at cross, yung Psalm 91, prayer for protection, the word of God, sa apat na corner sa bahay niya. Exercise soul. Exercise soul, therefore. At exercise soul. No? O blessed and exercise soul. Yun po ang gawin nyo, kapatid. No? Para ma-consecrate yung buong lugar, buong bahay, sa ating Panginoon. At gagamitin nyo po yung mga sacramentals natin. Dapat po araw-araw. One time, two times, Brother Wendell, nakalimutan kong maggamit ng holy and exercise water. No? Dahil minsan, grabing pagod natin na gawin dahil sa ministry at hindi ko na nagamit yung holy and exercise water. Every night po, gamitin ko yun na ma-bless ko ang buong kwarto ko. So, minsan, dalawang beses hindi ko nakapag-bless pa gawin dahil sa grabing pagod. Diretso na akong nakahiga. Merong sumasakal sa akin. Pinasakal ako at nakagising ako, no? Pati ako sinakal na, no? So, grabe talaga, no? Based sa aking personal na karanasan, no? At sa karanasan ng mga gumagamit dito, it is a physical and spiritual protection sa ating lahat. Kapatid na Lois. Okay, salamat po. May pangalawang tanong po ako. Kasi po, yung papa ko, hindi na narinig ko kasi inyo, yung anting-anting, hindi ko akalain na yung papa ko, kasi may anting-anting, alam ko may anting-anting yun, kasi, pero sabi niya, nakikita daw niya yun, kasi noon, para siyang, ano ba yung guerrilla ba tawag doon, yung, yung war? Veterans. Eh, sabi niya, may nakita daw siya sa, alam mo yung sa suba. Na parang lumutang na cross. Parang gano'n. Tapos si Mama Mary. Kasi in actually po, noon, kasi hindi ko akalain na kung may anting-anting siya. Kasi inoperan siya ng, ano, UCCT na, kasi yung kaibigan niya, yung founder ng UCCT sa Mindanao. Inoperan siya kasi magaling, marunong siya, kasi magaling siya magbasa ng Bible, marunong siya sa Bible. Ngayon, hindi naman, ayaw niya kasi iwanan daw si Mama Mary, ayaw niya na iwanan si Mama Mary kasi mahal niya si Mama Mary. Ngayon, kung may anting-anting siya, paano po yun? Sabi niya, inigising daw siya ng madaling araw para mag-dasal. Sabi niya. Ngayon, namatay na siya, hindi ko alam kung sinong tumanggap. Hindi naman kami kasi nandito kami sa Cavite, isla sa Mindanao. Wala naman daw tumanggap. Hindi ko rin po alam. Basta may sabi na may librito ba yun? Sabi niya doon sa hipag ko dati, nung una siyang ano, yung inatake, sabi niya, binasa mo ba to para tatapusin ko? Sabi ng hipag ko, hindi ko ginalaw yan. Tiningnan ko lang pero hindi ko siya ginalaw. Tapos the next week, namatay siya, pero hindi namin alam kung may tumanggap or ganun. Paano pong gagawin ko? Kasi siyempre, sabi, narinig ko kasi sa inyo na yung 90% doon sa tumanggap, yung 10% doon sa happy-happy doon sa mga magkapatid at saka sa mga apo. Ano pong gagawin ko doon para wala na yung tatay ko. So, renounce pa rin, kapatid. So, yung cares, you know, dapat ma-renounce from break, yung seal and consecration, yung unholy ties, links and bandages sa buong pamilya nila. At yung prayer. Kasi po, ang balik ko, Father, pagka umuwi ako sa Tambulig, kasi yung summit, di ba, taga summit po, lang ito. Ang ano po po, sana, pandemic pa kasi ngayon. Pag makauwi ako, gusto ko dalhin ko lahat ng mga kapatid ko sa mga pamangkin ko para alam mo yung maisaraman yung kung ano yung dapat. Sige, tuntahan mo lang si Brother Wendell. Okay, kapatid. Opo. Kapatid, may jurisdiction po tayo, no? Opo. Bilong kayo sa diocese ng Pagadian, di po ba?
Oh, may exorcist po ang diocese na Pagadian, kapatid. Ang exorcist sila si Father Leslie Batawel, si Father Romanos, si Father Suaren, sila po ang napaka-aktibong exorcist sa diocese ng Pagadian. Pwede po kayo makipagkita. Under po kayo sa kanilang authority. Pag makauwi na po siguro ako. Okay. Kinakalala din po ako kasi siyempre mahirap na eh. Pero pwede din kayo makadaan sa office. Huh? Kasi po, pag kasi pandemic pa po kasi ngayon. Pero ang inaalala ko po kasi yung dito sa Cavite namin, under ako ng DASMA, dito sa may DASMA, DASMA 1. Yung bahay ko kasi nandito sa DASMA 1. Eh, di ba yung may binaon nga akong photo na saka yung coin? So, i-confessal niyo yan. So, yung sinasabi namin kanina, kapatid, gawin niyo yan para matamoy mo yung mga things ko. Yung pari namin dito, hindi siya marunong mag-renounce ang tawag doon, mag-renounce ba or mag-deliverance? Opo. Una-una, sa bahay mo yan, meron kang natural power, natural authority that cast out the evil spirit. Yung taga-sabi mo na gawin din, nung wala kang pandemic, pumunta sila dito dahil mag-move yung mga objects sa bahay nila. So, i-tested talaga. At sabi ko, dahil hindi ako makapunta doon, at wala naman sila. Sabi nila, nilapitan nila lahat doon, pero wala namang pumapansin sa kanila, no? Sabi ko, doon kayo sa exorcist sa Cebu, pero ang layo-layo yung na-active na exorcist doon sa na-sign sa ibang bahagi sa Cebu, na probinsya. At mas malapit pa ang Bohol. Dahil mga isang oras lang dito, mga 40 minutes lang. No? At sabi niya, kayo na pumunta dito, mag-bless ko ng mga sacramentals, yung lahat ng sacramentals i-bless ko, at gagamitin niyo po yung deliverance prayer. Pero yung situit na nag-prefer kayo spiritually. Yung gifts, no? Confession, adoration, rosary, Eucharist, at sacramentals. At ginagamit nila magkatapos na mag-prefer sila. Alam mo ba kapatid, magkatapos na nag-prefer sila, nagsagawa sila ng casting out sa unclean spirit na nandun sa kanilang bahay, ang visa talaga. Sabi nila, Brother Rodel, wala na kader. No. Ang divine, yung mga sacramentals. Hindi po ba, pagka nag-ano kami ng... Actually, may binili pa akong libro ni Father Sikia. Pwede hindi naman po... Pwede magamit yun sa family use. No? Kung family, yung property mo at yung family members mo. Pwede mong magamit. Kahit yung mga leaders sa choir, community, yung kapitan sa barko, basta yung leader ng community, ng organization, na pwede makadelibra sa member or sa property ng program may hari ninyo. As long as nag-prepare kayo, spiritually prepared kayo. Actually po nag-ano ako, nang-umpisal na po ako, kaya lang diba po pandemic na yun, walang hanggang doon ang blessed sacrament. So, sa altar mo na lang, no? Gawin mo na sa altar, no? At kung pagkatapos ng pandemic, hindi mo lang yung marinouse in front of the blessed sacrament. For the meantime, dahil wala namang, so, hanganap tayo ng option para for the sake na maprotektahan tayo, kapatid. Ako po. Pangatlong tanong po. Hello po? Father, kasi may customer kasi ako nagbigay sa akin ng, alam mo yung rose quartz? Ano yun? Ano po? Ano, rose quartz na bato. Yung parang pink. Sabi niya, good for the, daw yun. Hindi ko alam kung pongsoy, siya. Lucky charm. Parang lucky charm. Pero hindi ko naman siya ginamit. Sabi niya, basan mo lang ng asin para yung kamay namin matanggal. Eh, ganun. Pero hindi ko siya ginamit. Nilagay ko lang siya sa plastic at sa bag.
I-renounce po din yan. I-renounce. No? Paano po yung, ano yung father yung, halimbawa, may day, i-renounce po yun. Pero yung halimbawa, may mga jewelry ako na, halimbawa, may ruby, may blue sapphire, ano naman yun sa, kasi binili lang, pero walang ano yun. Ang dahil lang. Okay lang, for the okay sake of decorations lang yan. Accessories. Pero yung mga accessories na merong yung mental protection, lucky charm, bawal po yun. Naging superstitious belief. Yun lang po kasi yun lang yung binigay. Yun lang kasi yung binigay sa amin. Pero hindi ko naman ginamit. Yung parang bukpat malaki. Sige po, pero inanong ko na po yun. Nung nangumpisala ko, sinabi ko na po sa pari yung managpahula, yung mga ganun-ganun. Kasi yung tatay ko nga ganun. Hindi ko nga lang din alam kung paano i-close yung ano ba. Mamaya may open ano. Yung breaking the seal and consecration. Nandiyan sa Baptima del Sikia, kapatid, gamitin mo yan. No? Ano nga, may yun? Kaya nga, pinagbili yan para magamit sa all Catholic. Catholic prayer po yan, ha? Ano magkalugan ng Catholic prayer for all? Walang dito. Okay? Salamat po, salamat. Then, mag-blessing po kayo ng ano ngayon. Yes, ngayon. Pero kung yung water na po. Oh, that's good. Pwede na po yun. Holy water, kasi ibang ano na lang tapos sa yung mga sacramentals. Sacramentals na lang po. Pero makapag-umpisa naman po ako na. That's good. Kapatid. Opo. Iba ang formula ng holy water, iba din ang exercise water, no? At pwede ka maghanda din ng tubig para ipa-exercise at blessed kay Father ngayon. Ayun. Sige po. Okay po. Salamat po. Salamat, nakapasok din ako. God bless po sa inyong lahat. Godness po. Isa lang magtanong, mga kapatid. Okay, thank you. Kamina ko to ng gagalaitin si ano mo eh. Sino? Natatawa ko na mga chat ni Ana Versa Palito ng gagalaitin. Paso ko. Grabe, Mike. Ano, bago pala ako magtanong, Father, ano, gusto ko lang sabihin, talagang fighting Maria half with a humble heart talaga. Kasi kagabi, in spite of nangigigil na talaga kami lahat, pero napaka-humble nyo pa rin po. Parang, ano ba, in spite of madaming ano talaga, pero still talagang maano pa rin yung ano nyo, Father. Kasi kung sa amin, talagang ano na sa amin yun. Kasi pinatahimik si Brother Wendo, tapos sinipira, ikaw daw, saan ang justisya doon? Hindi nakasabot si Brother. Pero, pasensya na pa. Sabi nga po ni Miss Rastos, huwag lang po tayong magalit. Relax lang. Pero, siya nga eh, natagdagan yung kasalanan ko. Yung Miss Rastos. Ay, no. Ito na lang, Father, tanong ko. Kasi meron po tayong original 12 disciples. Okay, may kausap na naman. Tapos yung meron po tayong apat na evangelist po. Yung tatlo, galing doon sa original na 12 disciples. Yung isa doon sa 72 na dinagdag ni Jesus. Yung ano po, yung sa ang gospel kasi as Catholic, ano, sa Catholic Church. Meron po yung siyang, every year di ko ba, meron yan siyang naka-assign sa gospel, yung parang daily gospel or the Bible diary natin as Catholic. Okay. So, don't kasi naisindihan, Father, na kung meron ka lang nung, ano, yung daily gospel na yun, every day binabasa mo yun, para ka na rin nagbabasa ng Bible. Although, kahit napaka-busy mo, yung parang passage lang nun, every day mo binabasa, parang naano ka na rin sa Bible, maski busy ka talaga, basta binabasa mo lang yun siya everyday. Ang ano ko lang doon, Father, sino po ang naka-assign doon na gumagawa every year? Kasi tinitignan ko yung 2019 ko, 2020, pati eto ngayon, iba-iba pala siya talaga yearly, parang inaano siya. Tapos yung pangalawang tanong ko po, sa other religion po ba, yung mga
ibang sekta, tinanggap po ba nila yung apat na evangelist kagaya sa atin, si St. Matthew, Mark, Luke, and St. John, and di-recognize din po ba nila yun? At Wala. Ma'am! Na-mute mo! May kausap si ano, ma... O, na-mute na lang. Hindi, ma, lumapit ang kanyang anak. Father, yung pangalawang tanong ko, yung apat na evangelist po ng Katoliko, tinatanggap din po ba yan ng ibang religion? Kasi, kagaya ng ibang sekta, kasi sa atin kasi, yung sa Catholic CCC 125127, the four evangelists were inspired by the Holy Spirit to write down the life and mission of Jesus Christ as the Son of God, the Word made flesh, His acts, teaching, passion, and glorification, and His charge beginning. Sa ibang sekta po ba tinatanggap nila yan? Yan po ang katanungan mo, kapatid. Opo. So, Brother Romel, itong sagot ito, Brother Romel. Alala ka. Ano yung pangalawang tanong? Ba ng mga Protestante yung apat na gospel? At ang sagot, ito po yung sagot, natanggap. Natanggap ng Protestante yung apat na gospel. Tapos yung nung nag-author o nagsulat, merong tumanggap na sila ay saint, pero merong ding tumanggap na sila ay hindi saint. Kasi merong, tayo sa simbahan natin kasi tinatawag natin silang Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke, at Saint John. Merong mga, ay bayo sa pananampalataya natin mga kapatid, na tinanggap nga yung gospel, pero hindi natin tinanggap yun as saint yung mga nagsulat noon. Brother Wendell, gulong kang karandagan? Oh, okay na pala. Yung unang tanong niya, sa Bible verse. Eh, nag-leading, nag-loading pa, meron akong sinesear sa responsible for ordo. Yung Bible Guide daw. Ay, yung Bible Guide. Oh, yung ordo. Sa, ordo sa Vatican, galing. No? Hindi yung ginawa dito sa Pilipinas, kundi yung sa office
Kaya yung mga, yung dalawang yan, si St. Luke at saka si St. Mark, nako, napakamarian yan. Mm. Sabi nila, huwag na natin isama si Mama Mary, pero yung si Lucas, napaka pro Maria yan. Siya yung ano, nagpinta sa Mother of Perpetual Health. Yeah. At dinala pa ni San Lucas, ani San Santo Tomas doon sa India. Inataw at sinahuli, ibininta sa isang negosyante. Pero ano, nagpanaginip na balik sa simbahan at dinadala sa Vatican, Roma. Hanggang ngayon,